Hey guys, I'm Karen Love from English Tutor Hub, and for today's video, we're gonna learn about the English translation of the word nationalismo. So if you want to know what nationalismo means in English, then keep on watching. And before we start, if you want more English to Tagalog and Tagalog to English translation, visit EnglishTutorHub.com and ProudPinoy.ph. For sure, it will help you a lot. Ano ang ibig sabihin ng nationalismo? Ang nationalismo po ay galing sa salitang German na nationalismus. Ang nationalismo po ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Kasama rito ang pagmamahal sa kalahi, kultura, kapwa, at bansa. Para sa iba, ang pagmamahal sa bayan ay handang magsakripisyo ng buhay para sa ating bayan. Dagdag pa rito, ayon sa Brainly.ph, ang nationalismo ay kasama dito ang pagsuporta sa mga kababayan na lumahok sa mga paligsahan at ang pagiging proud sa lahi. Heto po ang mga kilalang nationalista sa Pilipinas. Ilustrado, mga estudyanteng mula sa pamilyang mayayaman na nakapag-aral sa Europa. Sila ang nagpasimula ng kilusang reforma at pumunta sa Espanya pagkatapos ng pagpatay sa mga paring Gomborza, Maximo at Pedro Paterno. Sila naman ang mag-amang Paterno. Si Maximo ay pinahinala ang kasangkot sa Cavite Mutiny. Samantalang si Pedro ay binuksan ang kanyang tirahan para sa pagtitipo ng mga ilustrado. Graciano Sanciaco ang sumulat sa pahayagang El Demokrata na ukol sa kalagayan ng Pilipinas. Siya rin ang sumulat ng El Progreso de Filipinas. Graciano Lopez Haina, isang bayaning nag-aral ng medisina sa Madrid at teolohiya sa seminaryo noong nasa Pilipinas siya. Sumulat siya ng Fray Butod na isang satiriko na naglalahad ng pang-aabuso ng mga prayle. Juan Luna, ang matandang kapatid ni Antonio Luna at isang pintor. Siya ang gumawa ng Spoliarium. Felix Resurrection Hidalgo, siya ang gumawa ng Last Virgins Christianas Expuestas al Populacho na isinali niya sa Exposition de Bellas Artes. Los Dos Mondos, isang pahayagang ang layunin ay ang paghingi ng pagkapantay-pantay na karapatan para sa mga kolonya. Ang mag-ambag sa abot na makakaya sa pagtaas ng pangkalahatang kapakanan sa Pilipinas at iba pa. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ang gumawa ng dalawang nobelang Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Marcelo H. Del Pilar. Siya naman ang sumulat ng Dasalan at Tuksuhan na nagpapahayag ng mapang-abusong prayle at Soberanya Monacol at La Frailocracia Filipina. La Solidaridad, ang pahayagan ng kilusang reforma na bunga ng dalawang samahang masonriya na isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan at revolusyon na itinatag ni Lopez Haina sa Barcelona. La Liga Filipina, ang itinatag ni Rizal sa Tondo na ang layunin ay magbuklod ang buong bansa upang maging isang bansang matatag at iisang lahi. Katipunan, kilala rin bilang kataas-taasang kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan na itinatag ni na Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, Diodato Arellano, Teodoro Plata at Valentin Diaz. At ngayon, pag-usapan naman po natin ang mga kasing kahulugan ng nationalismo. Pagmamalaki sa kultura, makabansa, pagmamahal sa bayan at katapatan sa bansa. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share,
mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At kung gusto nyo pa ng maraming English to Tagalog translation and Tagalog to English translation, visit EnglishTutorHub.com and ProudPinoy.ph. Now, let's proceed to the English translation of nationalismo. The word nationalismo could be translated as nationalism. A nationalism is an ideology based on the premise that the individual's loyalty and devotion to the nation-state surpass other individual or group interests. Additionally, nationalism is a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to other of other nations or supranational groups. Here are some synonyms of nationalism. So we have chauvinism, jingoism, and super patriotism. In this example, I'll use the word nationalism and of course, I'll translate it into English, okay? Mahalagang malaman natin ang tungkol sa nationalismo. In English, it is important that we know nationalism. So this time, you already know what nationalismo means in English and there are a couple of words in the English language that could translate into nationalismo. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write and what you say. Huwag pong kalimutan mag-comment kung may natutunan kayo sa ating video at pwede rin po kayong magtanong kung sakali. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po. God bless.